Puso, makakasama naman natin, live din po ito, ang kolumnista naman na si Bon Tulfo. Mon, magandang gabi sa'yo. Kamusta ka na dyan? Okay lang. Magandang gabi sa'yo. Itsura mo. Nakapagpatingin ka na ba sa doktor? At ano sabi ng doktor dyan sa nangyari sa inyo yan, Mon? Sa on the surface, okay daw. Pero magsasagawa po rin sila ng malalimang examination. Dahil may mga several months ago, inoperahan itong mata ko ng tiridium, yung too much exposure to the sun. Okay. Mon, ayon sa mag-asawang Claudine at Ray Mart, pati na rin sa isang testigo na nakapanayam ng GMA News, babae na nandun din, ikaw daw yung una na kundi man sumuntok o sumipak kay Ray Mart at tapos kay Claudine, kaya nakagulo-gulo na. Ano naman masasabi mo tungkol sa paratang na yan, Mon? Alam mo, Mike, wala akong dahilan na sipain o sumipa. Dahil una-una, hindi ko sila kakilala. Pangalawa, hindi naman nila ako kalaban. Pangatlo, nagmamadali akong lumabas sa terminal building dahil yung aking sasakyan ay nakaabang na sa akin sa labas. At pangatlo, gutom na ako. I had light breakfast in Davao City. At ang biyahe ron, bago airport, isa't kalahating oras, at 1 hour and 45 minutes, matagal-tagal din yung bago magtanghalian. Kaya nung dumating ako sa NAIA 3, gutom na gutom ako, kaya nagmamadali ako. Kaya lang, what caught my attention was yung panggagalaitin ng isang babae. Hindi ko siya kilala eh. Panggagalaitin ng isang babae doon sa counter ng Cebu Pacific, yung complaints counter. Mm-hmm. Okay, buti nabanggit mo yan, Mon. Okay, so kinuna mo na litrato. Anong pakay mo sa pagkawala ng litrato? Anong balak mo gawin doon sa litrato, doon sa babaeng sinabi mo nang gagalaiti doon sa tiga Cebu Pacific, kahit kasi, na hindi mo kilala? Kahit sino man yung naging babae na yon, Mon, anong pakay mo doon sa mga litratong yon? Isusulat ko sana dahil yung babae na ay nagsasabing nagsisigaw na ipaminumura niya yung counter girl at sinasabi niyang ipatatanggal niya sa trabaho at inutusan niyang tumawag sa mga Gokong Wei dahil kakausapin daw niya. Okay, at sinasabi mo, Mon, kung naagapan to bigla ng mga airport police, hindi mangyayari sa iyo yung itsura mong yan ngayong gabi? Hindi mangyayari yan kung naagap. Alam mo, nung pinagtutulungan nila ako, nakakapag-maneuver ako eh. Nasasalag ko yung mga suntok nila eh. Ang hindi ko nang, nung dumating yung punto na dumating yung mga uniformadong mga alagad ng batas, I let my guard down. Dahil sabi ko, I'm already safe in their hands. Sabi ko, I'm already safe in their hands. Kaya I submitted myself to their authority. Nagkamali ako dahil hindi pala sila marunong humawak ng mga ganitong kaguluhan at ang mga ipapaata sa kanila nakibugbog din sa akin. Ha? Nakibugbog din sa akin. May police na nakibugbog sa'yo? Mayroon okay. Na basta may mga in-examine kami sa TV5 na mga video na slow motion na nagpapakita na mayroong nakisawsaw. Oh, okay, Mon, bago magtanong si Mel, isang tanong na lang. Tinanong ko rin to kanina kay Naremart, ewan ko kung nakamonitor ka na noon. Kung may mga magsusubok, o kayo na mismo, ikaw unang nagdemanda raw, tapos may kontrademanda. Pero kung may mga magsusubok na pag-ayusin na lang kayo, hindi na ito partingin pa sa huskado, bukas ka ba sa posibilidad na yan, Mon? Sa ngayon, magsisinungaling naman ako pag sinabi kong hindi ako na agrabyado at hindi masama ang loob ko. Ngayon lang sa tanang buhay ko na agrabyado ako. At kung sakaling makipag-usap sila ay kukonsultahin ko yung aking mga abogado. At sige, Mon, magtatanong naman ay si Mel Tiangco, Mon. Magandang gabi sa iyo, Mon, no? Yes, Mon, Mel. Nasaktan ba yung ano mo, yung alam mo na, yung pagiging macho mo, tigasing kolumnista eh, di ba? Talagang nakikipaglaban ng Mon Tulfo pagkatapos ngayon nakikita ng buong bansa na nagkaroon kayo ng gulo doon sa NAIA. Does that hurt your ego, Mon? Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi nasaktan ang aking ego.
Mm-hmm. In fact, dapat noon ay nung itinulak ko si Raymart de Santiago, dahil kinukuha niya yung aking cellphone. Aking cellphone matapos kong makuna ng mga still photos yung eksena na pinagagalitan ni Claudine si yung counter girl. Dapat pagkatapos na tumakbo ako na parang duwag. Sa akin ay nagpapakamacho pa ako dahil nakala ko wala naman akong dapat katakutan dahil wala naman akong ginawang masama. Oo. Mawalang galang na no bilang isang babae. All right. Nakapanayam ko kanina isang saksi. At sabi niya, babae rin to, kitang-kita daw niya nung sipain mo si Claudine at nasasaktan siya dahil babae daw babae . Ito ba ay kagawian ni Mon Tulfo na manakit ng kababaihan, Mon? Malayo yan sa mga Tulfo, lalo sa akin pinalaki kami na hindi dapat manakit ng babae. In fact, yung tatay ko, siya ang palaging binubugbog ng nanay ko kapag siya ay nahuhuling ng babae. At hindi ginagantihan ng tatay ko yung nanay ko. Oh. Lumaki kami ng ganon. Di ginagalang namin babae. Ang babae kasi ay minamahal at hindi sinasaktan. Aba, talaga naman ha. So, pero teka muna, dinedeny mo yon. Hindi mo sinipa. I vehemently deny that I kicked her. Mm-hmm. Alam mo, the same witness, itong babae, no, na nababanggit ko, pinag-uusapan natin, sinasabi niya, meron siyang challenge sa'yo. At ang sabi niya, Mon Tulfo, kailangan humingi ka ng tawad sa ginawa mo. Paano ko hihingi ng tawad sa ginawa ko? Wala naman akong ginawa. Mm-hmm. Mel, wala akong ginawa. Nakita naman yung sa video. Nagpapasalamat nga ako doon sa nagpost ng video. Dahil kung hindi sa kanya, ay baka lugmok na ako sa public opinion. Di, sabi nga, Mon, ito daw second po, panghuling bahagi na lang ng kaguluhan itong video na napapanood ng marami. Hindi daw dito nag-umpisa yan, sabi nung iba. Kasi nakakaiwas-iwas ako . Nakakapag-manyobra ako dun sa pinagtutulungan ako na your punches were being thrown from all sides, from all angles, na nasa salag ko. I was able to parry them. Nung makita ko, nagkamali ako, nung makita ko yung mga uniformadong alagad ng patas, yung security guards at yung airport police, nagtiwala ako. Kaya I let my guard down. Doon ako nadali. May nakapasok sa likuran ko at nasakal ako. Alam na ba ng mga kapatid mo, si Rafi, si Erwin, si Ben, alam na ba nila ito nangyari? Mainit nga sila . Sabi ko, relax lang kayo mga tol. Ganito talaga ito. Talagang you win some, you lose some. Nako. Oh, may mensahe ka ba sa mag-asawang Raymart at Claudine? Alam mo, Raymart at Claudine, dapat pinanindigan ninyo yung inyong persona sa harap ng camera as wholesome, mabait, martir, at mapagmahal sa kapwa. Dapat dinala ninyo yan sa labas. Pero nung makita ko, taliwas sa inyong pinoportray sa harap ng camera, yung ginawa ninyo dun sa babaeng pobre. Mm-hmm. Yung counter girl ng Cebu Pacific na tinuligsa mo at minura mo na hindi makain ng aso. Mm-hmm. Mon, abangan namin ang susunod na kabanata. In the meantime, maraming salamat sa oras na ibinigay mo sa 24 oras. Cold compress lang yan, Mon, ha? Magandang gabi sa'yo. Maraming salamat, Mel.